Magpapalit tayo ng paso sa iba nating mga halaman dito. So, pininturahan na natin ang kulay black. Ito yung ating binili ngayon para sa susunod nating project. From this to this. Hello everyone! This is Hermes and now of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video mga ka-MDB, may malaking switch na magaganap. O, switch talaga, no? Ano kaya yung sinasabi kong switch na yan? O, kung napansin nyo, meron ako ditong mga black na parts. Yan. Dahil yan na magiging topic natin ngayon. Magpapalit na po ako. Yes. Hindi naman totally lahat na papalitan natin. Pero, yung white pot nating iba, tapos yung ibang hindi natin nakaripat, itatanim natin sa black pot. At bakit ko nga ba papalitan ng black pot yung mga white pot natin at saka yung mga hindi pa natin nariripat, bakit dito natin sa black pot itatanim? Yan, sasagutin ko yan. Mamaya-maya lang ng konti. Kaya kung ready na kayo mga KMDP, tutok lang po. So we're back mga ka-MDP at katulad ng nasabi ko kanina, yes, magpapalit tayo ng paso sa iba nating mga halaman dito at yes, eto from this yan and to this and from this to this. Now, bakit ko papalitan? Yan kasi nga ito yung gagamitin natin doon sa ating susunod na project. Yan. Kanina, bumili na ako ng napakadami. Yan, sandamakmak na paso ito, na kulay black. Tapos, nagpipuntura na rin tayo ng ating vertical garden. Kasi doon natin gagamitin yan. Kaya naman, puro black pots yung gagamitin natin. Pinagpinturahan ko na rin kanina ng kulay black yung ating vertical garden. Kasi, ito nga, para terno nitong paso na tataniman natin nung plants natin, mga old plants, yung iba naman, mga halaman din na hindi nakalagay sa paso o seedling bags lang. Yan na yung gagamitin natin. Bakit nga ba? Kasi nga, itong mga black pots, kapag halimbawang nilagay mo dun sa vertical garden, parang hindi mo makikita yung background. Yes, yung kanyang effect, ganon. Kapag pinagtabi-tabi mo sila, makakabuo sila ng background na parang nakalutang lang o walang background, tapos yung halaman lang. Unlike kapag white pot yung ginamit natin dun sa ating vertical garden, may makikita ka na parang space. Yan. Yun ay base dun sa pagkaka-observe ko ha, dun sa ginawa nating vertical gardens before. Ang ginagawa ko, dinadaya ako sila dahil nga sa white pot na kalagay, eh medyo ginagawa natin ang paraan na hindi makita yung white pot. Kaya pumipili tayo ng lush na halaman. Pero this time, talagang gagamitin na natin itong black pot natin para talagang magmukhang nakalutang lang siya sa wall. And yun yung magiging effect niya. And kahit naman halimbawa kayo, kung mag-aalaga kayo at gagawa kayo ng halimbawa isang arrangement, kapag itong mga black pot po yung ginamit nyo, yan, tapos tinaniman nyo at pinagtabi-tabi nyo po yan, yung mga halaman nyo, makakabuo siya ng parang background lang. Na talagang hindi mo makikita yung pinaka-background niya, tapos makikita mo parang may mga, pag pinagtabi-tabi mo yung halaman mo, parang nakalutang lang sila. Ganun ang effect nung mga black pots. So, sa gusto ng mga arrangement na talagang gusto nila ng wall gardening, vertical gardening, tapos yung halimbawa arrangement na hindi makikita yung parang nag-landscape ka, tropical landscape ang tawag doon, pwede pong ito, sinasuggest ko na black yung gamitin nyo para
yung background niya hindi lumabas at hindi makita. Parang daya-daya effect 'yan. Eh makikita niyo 'yan sa mga susunod nating video. Kaya sabi ko sa inyo, tutukan yung mabuti yung mga videos natin sa mga susunod dahil ito yung vertical gardens, tapos yung pag-arrange ng halaman. 'Yan, marami kayong matututunan dito. Kaya naman tumutok lang kayo. Ito ang mga to. Napakadaming nito. Tataniman ko na ngayon at sisimulan na natin. Tapos papakita ko sa inyo. Samahan nyo ako magtanim ha. More on repotting tayo ng mga kinuha natin doon sa vertical garden. Tapos mga ilang halaman pa. Kasi feeling ko sobrang dami talaga nun. Oo, sobrang dami nung halaman na pwedeng ilagay doon sa ating vertical gardens. Kaya now pa lang dapat umpisahan ko na mag-ipon ng mga halaman na ilalagay natin doon. Ayan, medyo mainit nga lang dito mga ka-MDT kasi medyo tanghaling tapa tayo nag-vlog ngayon kasi nga gusto ko makatapos ako at mas marami kong maitanim dahil sobrang excited na ako sa naipakita sa inyo na maumpisahan natin yung ating vertical garden. Kaya samahan nyo na akong mag-repot. So ayan, dibutin muna natin. Ang ginawa natin ay pininturahan na natin. Ayan si Sander. Sander, ano, okay ka lang ba dyan? Ayan. So pininturahan na natin ang kulay black. And ayan, meron na siyang pintura. Kita nyo, look. Ayan, black yung kinulay natin doon sa mga shelf natin. Ayan. Ito yung ating binili ngayon para sa susunod nating project. Kung mapapansin nyo, yan, napakadaming yan. Puro black na pat, sako. Ilang sako yan. Ito pa mala. Masyado madami itong isa na to. Yan. Yan. Mamaya ilalabas ko to ha. Pag, para mapakita ko sa inyo. So ayan mga ka-MDP. Nako, medyo madami itong ating iriripat ngayon. Talaga namang ito ay yung mga nandoon sa vertical gardens natin na kinuha. Tapos feeling ko medyo matatagalan tayo. Pero okay lang yan. Ihihilera ko dun yung matatapos natin mamaya. One thing lang, pagbibili po kayo ng paso kasi minsan yung iba wala talaga silang butas. Kaya make sure lang na butasan nyo ng makakatulo talaga yung tubig nila ha? Kasi para maiwasan yung root rot na tinatawag o pagkababad nung mga ugat ng halaman. Kasi alam niyo naman yung mga house plants, kapag gustong-gusto niyo yung ma-moist na potting mix, pero ayaw na ayaw rin nila yung nagsisit in dun yung water. So kapag nangyari yan, possible na mabulukan kayo ng ugat o mabulukan kayo ng halaman, at yan rin yung nagiging cause ng pagkamatay nila o yung tinatawag nating overwater. Kaya naman ngayon, simulan na natin ha. Bubutasan ko yung iba nito. Yung iba naman may magaganda yung butas oh. Ang ganda ng butas nitong isa na to. Look. Yan. Ngayon, sisimulan na natin. Ayan, dyan lang muna kayo. Magre-repot ako. Okay? Yeah.
So ayan, bago tayo abutan ng ulan, mag-video muna tayo ha. May mga naripat na ako. And ayan, makikita nyo, yun yung ilalagay natin dun sa ating, yan, sa ating bagong-bagong vertical garden. And ayan na sila. Tapos, nilipat ko na sila sa black pot. O bakit? Tingnan nyo. Pansinin nyo ha, eto na lang ha. Katulad nito mga caladium na to, pag tiningnan nyo siya, ng, yan, medyo malayo konti. Nakikita nyo, napapansin nyo yung mga puti-puti na yon. Siyempre, yun yung white pot. Nakikita siya kapag, halimbawang magkakadikit, meron doon sa mga puwang na white. Pero subukan natin dito yung ating, yan, oh. Kita nyo, yung mga black pot, ayun, nakikita rin natin black pot, pero hindi masyadong pansinin yung mga black pot nila. Kasi nga, dun sa color nila, parang nagiging background niya is talagang plain lang na black. Unlike dito, kita nyo, oh, meron siyang black, white, oh, diba? Parang printed. Yun yung sinasabi ko. Kaya, kung halimbawang gagawa kayo ng arrangement or gagawa kayo ng vertical garden, mas advisable na gamitin nyo yung black pots. Kasi, oh, pag halimbawang nakaganyan, hindi nyo mapapansin gano'n yung pinaka-background dahil dun sa black effect niya. Yan, yan, tips lang yan ha. Kung halimbawang gagawa kayo ng arrangement or gagawa kayo ng vertical garden or something. So, ayan yung mga halaman natin na ilalagay doon ha. Ito yung nanggaling pa before, pero feeling ko, kukulangin pa rin yun. Kasi, sobrang lawak na nito eh. And, tingin ko magdadagdag pa tayo ng maraming halaman para dun sa ating gagawing vertical garden. Kasi, uunti-untiin lang po natin to. Kaya, tumuto kayo dun sa paunti-unti nating pagbuo ng ating bagong vertical garden. So, tingnan natin yung mga halaman, no? Ayan. Alam ba yung mga karaniwang nilagay ko? Mas pinipili ko po yung mga kakaibang dahon. Yan, yung may mga korteng iba't iba na makikita yung pinaka-details niya. Tapos, pumipili din po ako ng mga dahon na mayroong striking na kulay at mayroong makikitang prints. Kasi maganda siya pag sa malayo, yung effects niya talaga, kitang-kita. Pumipili rin ako ng makukulay. Karaniwang nilagay ko dyan yung mga bromeliad, so kita nyo. Yan. Tapos, caladium na pink, yan, yung ating pink. Tapos, pag green-green naman, medyo pumipili ako ng kulubot. Eto, so ito, ilalagay natin tong ating cobra fern. Yan, tapos, yan, yung mga merong stripe-stripe, yung pinipili ko, iba-iba, mga, kita nyo, ho, bromeliads, ang napipili natin kasi parang bulaklak effect. So, eto lang muna yung ating nairipat kasi tutuloy-tuloy pa rin ako magripat. Kaya lang pinakita ko sa inyo kasi baka taabutan tayo ng ulan dito eh. Kung naririnig nyo yung mga kulog-kulog dyan sa paligid natin, nagbabadya na po yung ulan ha. So, yan yung ating ilalagay. Ilan lang sa halaman na ilalagay dun sa ating vertical garden. Nasa black pot na po siya ngayon. So, ayan mga ka-MDP. Napanood nyo na yung pagsuswitch natin ng from a white pot to black pot ha. Kasi nga, meron lang naman tayo mga project na gagawin. At yun yung vertical garden natin. Kaya naman mga ka-MDP, I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. Siyempre, hindi pa ako tapos mag-repot. Magpapaalam lang muna ako sa inyo, tapos babalik na ako sa pagpapat natin. Thank you mga ka-MDP sa pagtutok nyo sa ating mga vlogs. At antabayan nyo pa kung ano iba't ibang mangyayari dito sa ating YouTube channel ha. Dito sa ating mga susunod na videos. Thank you so much mga ka-MDP sa mga hindi pa po nag-subscribe. At mahilig at bet na bet nyo po yung usapang halaman. Siyempre yung gardening. Well, dito na po kayo tumambay sa ating YouTube channel ha. Pindutin lang po yung subscribe button. Pati po yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. At siyempre sa ating mga iba't ibang social media accounts pa tulad ng Instagram, TikTok at sa ating Facebook page. Yan. Search nyo lang po Mini Dino Park and Eco Garden o kaya Hermes Sunaho. Makikita nyo na po yan mga ka-MDP. Thank you so much sa mga nag-share, nagla-like at syempre nagko-comment dun sa ating mga videos. This is Hermes Sunaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!